everyone! So ngayon, gusto naman namin i-share sa inyo yung mga tips kung paano tayo makakatipid sa isang wedding. Kasi actually, kami talaga, we are very practical. Ayaw namin nung sobrang gumastos kami sa wedding kasi syempre, we are planning dun sa future. We are planning for the marriage, not for the wedding. Pero syempre, gusto rin namin na maging social naman kahit papano, presentable, elegante yung wedding namin. So, kung tatanungin nyo kami, umabot pa kami sa 200,000 pesos? Hindi. Hindi. Umabot ba kami sa 190,000 pesos? Yeah. Hindi lower. Din. Lower. So, dito, malalaman ninyo kung papaano at saan. So, isi-share na rin namin sa inyo yung mga suppliers namin. Baka magustuhan ninyo. Then, feel free para kausapin sila at tanungan sila. So, Han, saan tayo magsisimula? Siguro yung ano, yung sa akin na, ang pinaka, yes. Yung sa wedding talaga, ang pinaka-importante sa akin is yung satisfaction ng mga bisita, lalo na sa pagkain. Yes, yan ang pinaka, exactly. Sa ang akin kasi, di baling, ano, yung hindi na ako after din sa iba eh. Kasi sa akin, mabusog sila and mag-enjoy sila. Yes. Yung, para sa akin ha. Yes, so very important is yung caterer. So pipili ka na magaling na caterer. So actually may isang group ako na sinalihan, tapos nag-ask ako for caterer and then ang daming nag-comment, ang daming nag-message. So actually meron kaming nakita na isa. Very consistent siya sa pag-message sa amin. So sabi ko, why don't we try her? So yun nga. So yun yung Miza Joy Catering. So ipa-flash namin. Yan, nandiyan. Joy Catering. So, una, 150 packs lang. Kaya lang, nung naglilista na kami ng guests, umabot tayo ng 200 plus. Kaya din, minsan pag naglista kayo ng ano, kala nyo, parang sapat na yung 100 or 150, pero hindi nyo napansin. Yes, kasi guys, mas marami pa lang. Nagtitipid kami, so gusto namin 100 to 150 lang. Kaya lang, syempre, isipin din natin, yung iba talagang guest natin, yung iba-ibang kaibigan natin. So, relatives lalong-lalo na. So, umabot kami ng 200 packs. So, etong caterer na to, mura niya lang sa amin binigay yung package. Bakit mura? Ano yung mga inclusion niya? Una, complete setup na ng venue na doon. Tapos, may tema pa yun. Yes, with the theme. Kung ano gusto nyong motif and the theme, sabihin nyo na sa kanila, gagawin naman nila. So, meron silang rice, soup. Yung soup na pinili namin is crab and corn. Crab and corn. Tapos, may pasta sila, chicken, vegetable, dessert. So, pwede ka mamili. Fish fillet. And chicken, pork, and beef. Yes, ano oo. Kaya lang kami, pinili namin is chicken. Kasi mas ano siya, mas affordable and at the same time. Kasi nung time na yun, yung pork medyo ano talaga siya. Oo, yun ang balita. So, ano lang kami, nagsiguro. Yes, saka nakakahiyari sa guest na hindi naman kumakain ng pork. So, yung chicken, masarap yung chicken nila, yung chicken pastel. Okay, tapos may freebie sila. Sabi ko kasi, ayokong magutom yung guest. Lalo na, syempre, ceremony muna. Tapos, may konting program pa bago kumain. So, sabi ko, gusto ko, bawat table, merong leche flan or kakanin. Kasi nga, vintage yung motif ko. Kaya yung tema ko pala, yung theme ko is vintage. So, gusto ko, may kakanin, may leche flan. Freebies niya na yon. Per table, may kakanin, may leche flan. Tapos, dove, cake, wine. Yung smoke machine para bongga yung entrance mo sa simbahan. Freebies na rin nila yun. At may photo booth na. At yung photo booth nila, very unique. Okay, Han, pakita mo sa kanila kung bakit naging unique yung photo booth natin. Ano kasi ito, una nandun yung, medyo nandun ka lang namin yung ano, yung
picture namin, tapos ang gusto namin kasi ma-emphasize yung emphasize yung picture nyo. And then, ito yung unique kasi magbibigay ng message. Usually kasi, di ba, yung picture is ganito siya kalaki. Yan, ganyan siya kalaki. Pero yung sa kanila, pwede mo, hahatiin nila yon. Yung isa, mapupunta sa guest mo. Yung isa, mapupunta sa'yo. Yung mapupunta sa'yo, yung may picture ng guest mo plus may message nila. Okay. So, po pwede nyo siyang itabi. Katulad namin, yan, kinikollect namin. Tapos, ilalagay namin siya sa album. Yan, hindi pa lang namin siya na sisimulan ngayon dahil busy pa kami. So, ayan. So, yun yung unique doon sa photobook na ino-offer nung caterer namin. So, kasama na rin siya doon sa inclusion. Natuwa rin yung mga guests ko dito actually. Tapos, yung photographer at yung videographer, kasama na rin siya at take note. Kasama na rin yung prenup doon, tas one to sawa sa picture. And, tayo yung... Tayo na yung nagsawa. Kami yung nagsawa. Actually, kakakuha nila, kakapicture. Yung nakuha namin, very accommodating, tsaka participative sila eh. Baga, ano lang, parang chill lang. Hindi yes. Yung parang hindi kami nahirapan kasi sila rin, nag-enjoy din sila din sana. So yung tie-up nila, ng caterer, ay yung Mr. Prime Photography. So eto, papakita namin sa inyo yung sample pictures namin ng prenup, tsaka yung picture namin ng wedding. Okay, so yun. So, kita nyo, diba, maganda naman siya. Eleganteng tignan at a very affordable price kasi kasama na siya dun sa caterer namin. Kasama na rin yung lights and sounds. Ay, by the way, dun sa caterer namin, yung MVP, music video highlights yata. Hindi na kami kumuha na ano, yung same day edit. Kasi, ano nyo naman yun? Choice nyo naman. Choice nyo yun. Pwede naman. Pero kasi, to be honest, hindi naman nititignan ng guests yon. Oh, agad. Para sa amin, yun ang naging. Uh-huh. Pero siyempre, choice niya. Pero, pabait yung si Mr. Prime Photography kasi, ano siya, may AVP, audiovisual presentation. So, instead the pictures of prenup, ang pinalagay ko ay nagbigay kami sa kanya ng mga old photos namin simula nung nagsisimula. Nag-start pa lang yung relationship namin. Machowa pa lang kami, di ba? Yes. So, pinakita namin yun yung story namin. So, basta enjoy ng guest. Yun. Lights and sound kasama na rin. Plus, may banda pa. So, may band na kasama dun sa package niya. A total of... in short, sorry. So, in short, talagang sulit. Sulit talaga kasi, alam mo, dun pa lang sa surprise, tsaka yung inclusions, dun pa lang sulit. Na. Tsaka, bonus na dun na maayos kausap yung mga yun. Yes, ang mabait nila lahat. Yun ang pinaka-importante. Okay. Kumbaga kasundo mo talaga yung mga corrected yung naging part, yung magiging part ng wedding niyo. Yes. Yung so, a total of... Kano yung price na? Gusto sabihin ko sa inyo yung price. Ito yung price na binigay niya sa amin. Pero kasi... Depende pa rin sa kanya. Depende sa kanya yun. At saka sobrang tumawad ako ng bonggang-bongga. Is... 70,500. Yes, 70,500 lang. Oh, lahat na yun kasama. Ulitin ko, food. Kompleto yung food, yung meal. At tinupad ni Miss Joy na yung gusto namin na dapat overflowing yung food. Ayaw namin wala na may magutom. May cake, may wine, may smoke machine, may Dove, photo booth na very unique. Yes, this one.
May remembrance ka. May band. Siyempre. Ang galing din ng band nila. Photographer, videographer, Mr. Prime Photography. Talaga, ang galing talaga nila. Okay. I-upload din namin yung, ano, yung video namin para makita nyo kung para at least you decide for yourself. Yes. Kung okay. Lights and sounds kasama nila at yung complete setup. So, ayo. So, pakita na rin namin sa inyo kanina. Next. So, aside from caterer, naka 70,500 kami doon, is yung aming bridal car. So, ano yung itsura ng bridal car natin? Ipakita natin. So, yun yung itsura ng ano na. Yan yung bridal car namin. Yes. Actually, ano rin, lesson din. Kasi, naghanap talaga kami ng vintage talaga. Siyempre, yung mag-aakma sana sa mga. Eh, sabi ko kasi sa sarili ko, nung mag-jowa pala kami, pag ako kinasal, ang gusto ko talaga ay... Kalesa. Kalesa. Kaya lang kasi, alam mo na, yung lugar kasi, tsaka ang hirap din eh. Ang hirap din maghanap ng ganun. Meron somewhere in Intramuros, kaya lang, medyo pricey siya. Pero bike ni Lord. Vintage car yung pinadala niya sa amin. And ang ganda din. And speaking of vintage, vintage talaga. Yes. 1934 model. So, ayan, yung nakita niya. So, mura lang din naman namin yung nakuha ng rent. So, ano yun? Yung rent namin din is 5,000. Yes, 5,000. Yung bridal car niya yan is fully air-conditioned. Talaga well-maintained. At ang bait din. Mabait. Talaga nagantay sila hanggang din, hindi kami nakakapasok sa reception area. Hindi mo na sila umalis. Nakakatawa kasi. Next. Hair and makeup. Yes, sa hair and makeup artist. Nag-posted ako. At dami nilang nag-post. At may isang pinakamura na nag-post. Sabi ko nga kasi, lagi ako pupunta or mas i-accept ko yung lowest price offered. At siya yung may pinaka-lowest pinaka-lowest pa, di ba? Siya yung lowest price. Ang price niya ay 6,000. 6,000 lang. Ano na yung kasama doon? Prenup. Okay. May prenup ka. One look nga lang. So, aanin ko naman yung maraming look sa prenup, di ba? Sa isa lang. Tapos, ano pa ba? Sa wedding mismo, kasama doon yung hair and makeup ko din. Pero, sa wedding mismo, it's airbrush. Airbrush yung ginamit sa akin. Kasama na rin yung dalawang mother, si groom, syempre, at isang flower girl, yung little bride ko. So, lahat yun, kasama na siya sa 6,000. Yun. Siyempre, mas maganda yung lala ng prenup. Yung look talaga na vintage look yung nagawa niya. Ano yun, hindi tinipid, hindi, ang ganda, well, highly recommended. Correct, magaling din siya. So, magkano ulit yan? 6,000. Pero, worth it na yun, sa 6,000. Oo, doon ko lang ayoko pa, kaya lang mamahal na nung iba, tapos, so, siya talaga yung pinakamura, tapos airbrush pa yung ginamit ko. Saan ako? Saan yun yung susunod natin? Wedding gown! Okay. Very important. Ayan. So, ayan. Sa akin na ay nang ako as a para sa magiging asawa ko, syempre ang gusto kong masunod siya, gusto niya talaga. Yes. Pero dahil nga wais naman to, mag iniintindi pa rin yung future. So, nakamura kami sa gown actually. Yes. So, ngayon naman kung talagang you're looking for something, kung meron namang budget, oo, oh, wala namang masama. Kaya ano lang talaga kami, very... Para i-share sa inyo na... Very, ano na talaga kami, kuripot. Share sa inyo na, ano yun, naging worth it, yes. Pero maganda naman yun. Yung wedding gown namin, umabot ba tayo ng 30,000? Hindi, lower. 25,000 ba? Hindi, lower pa. 20! Ay, 20 na lang. Lower pa! So, ibig sabihin, less than 20,000 talaga yung nagastos natin doon. Okay. So, ano yung kasama doon sa less than 20,000 na yun? Ito, sulit na yun. Yes, very sulit siya. So, nag-decide kami na hindi nila din namin sabihin masyari exact amount. Tama ba? Nakakayari kasi sa... Kasi depende rin sa inyo. Less than 20,000. As in, less than 20,000. Hindi 19,000, ah. Hindi 18,000. Basta less than 20,000 siya. So, yung wedding ko na to sa Divisoria.
si Miss Liwayway. Ayan, ipapakita namin yung FB niya kasi wala siya. Sa FB kami nag-uusap. FB niya. Yeah. So, si Miss Liwayway, napakabait niyan. Okay? So, sobrang bait niya. Yun yung price na binigay niya sa amin. At, ano yun ha? At talagang, nagpayari ako na gusto kong design. Ako namili ng mga design sa lahat ng gown na susuotin. Siya yun na nahe. Okay? So, Miss Liwayway, kahit gano'ng kabongga yung design na napili ko, yun lang yung price na binigay niya sa akin. Tapos, ano yung mga inclusion doon? Inclusion doon, yung sa akin kasama na doon yung kompleto. Kompleto attire niya. Coat, lahat. Coat, vest, long vest, sleeves, pants, okay, necktie. Lahat, basta lahat. Kompleto. Tapos yung sa akin din, kompleto. Pati yung lagayan na ring, lagayan na mga kailangan sa wedding. Basta lahat na kailangan sa wedding kasama. Tapos, dalawang gown ni mother. Tapos, sa Little Bride. So, bali. Apat. Lima. Lima. Dalawa sa mother, sa'yo, sa'kin. At may free pa siya sa'kin. Ang dami niya free Biro, sa'kin. May free pa siya sa'kin na robe, na lace. Pero yun yung lima yan. Less than 20,000. Yes. At saka ang ganda. So, papakita namin sa inyo yung gown. Yung picture namin yan. So, kung gusto niyo ano, pumunta kayo sa Divisoria at nakikita niya si Miss Liwayway. Napakabait niya at saka magaling kausap. Saka pag sinabi niya na ganito, tinutupad niya yun. So, correct. If I were you, punta kayo sa kanya. Correct. At yung taon ko, ano yun? Detachable. Oo, kasi para sa reception. Tatanggalin niya. Tatagal. Ang mahaba yung trail ko. Maganda siya. Okay, next. Yun sa souvenir. So, souvenir, actually, pag nagpunta naman kayo sa Divisoria, marami kayo makikita. Kaya lang, tip lang namin sa inyo is, sumanap kayo ng sulit yung price, pero be sure na usable, na magagamit, hindi yung pang-display lang. Para sa amin, ano namin yun, yun ang naging ano namin. Pero, again, sinasabi namin, you have the budget at kung it's your choice, okay. At the end of the day, kayo pa rin naman masusunod. Kaya lang, so, kami yun. Sa souvenir, magkano nagastos natin? 10,000 ba? Lower. 7,000? So, yung nagastos lang namin din is less than 5,000. Yes! Less than 5,000! At ano-ano yung mga souvenir na yun. Sa maninong at ninang, actually, wala tayong sample ngayon sa ninong ninang kasi na ipamigay namin. So, yung wine and wine glass. Sa wine glass, may nakalagay doon, Nino. Maganda yung ano niya, yung pagkakaya. Maganda, very vintage. So, wine and wine glass. Tapos, sa abay namin, so, nag-decide kami na iba-iba yung ano. Sa abay, sa bridesmaid, eto. Brush. Magagamit nila yan. Siyempre, nakalagay ito sa classic. Tapos, nakalagay yung kanila pangalan. Sa bilang bride, bilang groom, magpa-extra ka din ang sayo. Magpa-extra ka rin. So, syempre, para may remembrance ka. Sa akin naman, sa mga groomsmen, tawag nito ay beer mug. So, hindi naman kailangan na at syempre, lagay ng alak, pero huwag na tayo magpakano. Yan. May pangalan. Yan, bakit? Kasi si groomsmen at saka yung mga bridesmaid natin, actually, isa yun, naka-awas yun sa gastos namin. Hi sa mga bridesmaid namin, siya sa groomsmen. Kasi sila yung kumasa sa sarili nilang damit. Kaya, syempre, in-affordan din namin yung kanila. Kahit pa paano yung kanilang souvenir. At
Yung sa souvenir, sino ba naman ang hindi magagandahan kung ang ibibigay mo sa kanila ay personalized? Ano yung pangalan? Ibig sabihin, pinag-effortan mo. Mas ma-appreciate nila yun. Sa ordinary guests natin. Sa ordinary guests namin, ano lang, simple lang na shot glass. So, pero ano naman, we'll make sure na lahat may meron. So, kasi may beer mugs sa isip namin, di ba? Wine glass. Okay na to. At least, naka-ano rin yung mga kamay. So, yun. Ito lang ang hindi personalized. Kasi syempre, hindi mo alam kung sino-sino rin yung mga darating. Less than 5K. Para sa amin, ano yun? Sulit. Sulit na. Okay, next. Sa church. Okay, yun sa church namin kasi depende kung kayo na taga Manila, medyo, siguro, medyo mas mataas ng mahagya. Piling na kasi kami, galing kami sa actually, Malabon. Naghanap kami ng maganda simbahan talaga na vintage, na luma, ang mamahal. Sobrang mahal eh. Hindi namin na ano, pero if you want to try sa Intramuros, pwede rin naman. Kaya nyo na lang, pero medyo pricey talaga. Pero kasi simbahan. Kami yan. Yes, correct. Tsaka, so yung church namin is 10,000 ba ito? 6,000 ba ito? Actually, ano lang siya, 5,000. 5,000. Ang ganda ng church eh. Yung napili namin. Super ganda. One of the oldest. Pagdanyo din naman siguro sa picture. Sa lugar namin. Saka, mababait. Mababait nila. Actually, yung mga nandun. Mababait sila. Very accommodating. So, wala ko yung problema. Sabi ko ka, yung nalipat ko rin. Mababait ang mga tao. Ano yung next natin? Next, sa reception. Yung reception, medyo depende kasi normally talagang ano, yung price nito standard eh. Parang fix eh. Lalo na pagka medyo... Hindi ka na talaga makakatawa kami, dahil dito. Nga, may tema kami. Gusto talaga na makuha. Vintage na yung lugar. At thankful naman kasi malapit din sa church. Sa meron church. Kaming... St. Michael, the Archangel, yung aming simbahan. At yung naging reception namin ay sa Heart of Nita de Maria. And actually, mura lang. Ang bayad kasi nila. 18. Is 18. Pero ito yung maganda. Kasi actually, ang wedding namin is 3. Isang reception, straight from 5 until 10. Pero ang maganda kasi doon, dahil mabait yung may-ari, no? Sabi sa amin na... Almost buong araw. Parang we can go there as early as 9 or 10. Para alam niya, alam naman nila yung preparation. So... So, from 10 a.m. to 10 p.m. Actually, parang lumabas pa kami konti at 10 p.m. Pero, ayun. Walang extra bayad. Ang napakabait yung caretaker doon. Lahat ng tao doon, very accommodating. 40,000. Okay. Pero, kung gusto mo, gumamit kami ng room, dalawang room yon, isang air condition sa bride, tapos isang ordinary room. Pero, makaluma rin kasi yung mga tema ng mga room sa kanya. Gumamit din. So, separate. Para ito, ano na lang ito? Parang optional na ito? Option yun ako gusto ko. Siyempre, kami, marami, sobra na rin naman kaming nakatipid. So, nag-invest na rin kami doon sa room. Kasi, tsaka para hindi rin na. Marami kaming bisita from iba't ibang lugar na malayo. So, maganda rin. At least, pag pwede magpahinga. So, 3,000 sa isang room, 5,000 sa isang room. So, ang nagastos namin sa reception is 26. Sabi dati niya. Pero, ayan, pero actually, mababa. Ayan, kasi sa iba, medyo. Talagang mahal pa. Mahal, pero, depende. I mean, depende sa lugar. Siguro may makikita pa kayo mas mura. Kaya lang kasi kami, naghahanap kami ng mura na vintage. Depende sa time lang kasi. Yes. Okay? So, next. Flowers! Ayan. Actually, yung sa flowers, sa estudyante ko siya, kay J.R. Sulio. Hi! Sa estudyante ko. Very mabait. And sa Mundangwa kasi siya nagtatrabaho. Kasi siguro nakamura na kami. Magkano ba nagasos sa atin? Wala. Parang 3K. 3,000 lang yata yung nagasos. Actually, 3K. Hindi siya parang 3K lang. Hindi na pa. Okay. So, and then, Ay, siya kompleto na yun. Drawing bouquet, throwing bouquet, lahat na basket na with flowers na yun, na flower girl, tapos yung ring flower para sa bridesmaid, para kakaiba naman, tapos lahat ng boutonnieres. May nakalimutan ba tayo? Siguro yung ano na lang, yung gastos niyo sa pag-prepare ng mga pertinent documents. So, syempre, una-una, Senomar. Yun ang unahin nyo bago kayo mag-prepare sa, ano. Senomar! Senomar, pag kumuha kayo, 200
110 pesos ang isa. So, 210 sa akin, 210 sa kanya. Tapos, syempre, sa church, hindi kayo makakapagpakasal kung hindi kayo kumpilan. So, confirmation certificate. Kung may confirmation certificate na kayo, kailangan nyo pa rin kumuha. Kasi, kailangan nakalagay doon for marriage purposes. Tapos, yung panawagan. How much is the confirmation certificate? 100. Depende rin sa church eh, pero mura lang. Pero pareho tayo, 100. Parang ganun, 200. Tapos yung baptismal certificate. Kahit may baptismal certificate na kayo, again, kailangan kumuha kasi. Nakalagay dapat kasi na. For marriage. For marriage purposes. 100 pesos. Tapos yung mga seminar. Wedding band. Seminar naman, wala naman. Walang bayad yun, libre. Wedding band. Ayun, parang yun nga yung panawagan. No? Parang kung saan kayo. 300 pesos yata. Oh, ako sa sila, ako sa pinanganak, siya ako sa siya. Ilang yung medyo ano, yun lang yung medyo, yun yung legal eh. So, kailangan unahin yan. Yan muna bago at yung syempre, yung, the ring. Where's your ring? Ayun. Pero hindi namin i-reveal sa iyo how much is the ring, pero mura lang din siya. Oh, ano, i-suggest doon kayo pumunta sa saang pin. Parang doon marami. Marami kasi kayo makakita doon. Pero mura siya, mura. Hindi kayo aabot ng 5 digits. At syempre, kumuha ko nito. Ayan. Hindi ko alam yan ah. Ano to eh? Ano to? Karamihan ko lang nakita yan. Uy, grabe ka. Wedding guest book. Ayan. Okay. Witty to witty. Order mo ba yan? Actually, ganda. Nung nakita ko lang siya sa internet habang gumrose ako, sabi ko 1,000 pesos ang mahal. Pero maganda kasi lahat ng mga guests mo makakapirma doon. Siya ka Tita Witty to ha, kaya hindi siya seryoso. Hindi seryoso yung mga sasagutan nila dito. Light very, very light lang. Okay. Visit niyo to. 1,000 na. 1,000. Okay. Pero free delivery na. Ayan, visit niyo yan kasi maganda rin yan, maganda idea to. So, yan. So, actually, kung aanuhin namin tayo sa sum-up namin, pinaka-nakatipid kami. At kayo rin naman kasi, ang pinaka-malaking magagastos dyan is dun sa cater, sa food. Yan ang pinaka, kumbaga, yung ah, masarap ang food! Oo. Kumbaga, pumili kayo ng ano, na kasi may food tasting naman eh. Hindi naman mawawala yun. Bago naman kayo mag-decide kung sinong caterer ang ako, may food tasting. I-upload din pala natin dito yung video natin. Oo, upload. Okay, so yun. Magkano lahat yung ano, total natin? Para ano sila? Magkaroon sila na idea. 138? Pag magiging 140! 140, yun. Naka 140 kami. Pero siguro, isipin nyo. 130, 140, parang malaki pa rin. Para sa wedding, ha? Sa wedding, ha? Minsan kasi, sa panahon ngayon, ha? Sa totoo lang, kami, ideal, yung affordable talaga na nasa 100k. Pero in reality talaga, kung mag-church wedding ka, at yung 200 persons, yung guest mo, expect mo na more than 100. Not unless kung mag-civil wedding ka. Pero, kung church wedding talaga. Siyempre, once, sabi nga, once in a lifetime lang to. Sorry. Umabot kami ng ganun, halaga. Para sa amin, it's very affordable. No, correct. Pero, alam niyo, yung after ng wedding mo, yung, alam niyo, nag-evaluate kami, pares kami masaya that night after. Kasi, yung lahat ng gusto namin na matupad. And at the same time, lahat ng mga tao nag-involve sa wedding namin, it's heaven sent talaga. So, yes, heaven sent kayo lahat. So, we love you guys. Yun ang importante din. So, yun. Yes. Yun yung and for more Tipid tips, don't forget to subscribe to this channel. So, dalawa na kami mostly na makikita nyo sa channel na ito. Thank you guys. Bye-bye. See you next week. Bye.